Magandang araw po sa bawat isa at welcome po ulit sa panibago po nating video ng Tagalog Piano Tutorial. At ngayon po ay mag-aaral po tayo ng mga music terms para po meron pong madagdagan po sa inyong kaalaman patungkol po sa music. So, una po muna po nating pag-aaralan is yung term po na semitone. At ano po ba ang ibig sabihin ng semitone? Ang ibig sabihin po ng semitone ay distance ng nota, yung distansya po sa isang nota papunta sa susunod na nota. Ngayon po, yung distance po na yun ay small step lamang. So, half step lang siya. So, ito po yung mga semitone po. Tugtugin ko lang po yung mga semitone, mga half steps po na nakikita nyo sa tiklado. Simula po sa C. So, lahat po ng tiklado na ginawa ko ay puro small step lang po sumula sa bawat isang key o sa bawat isang tiklado na nakita po ninyo. So, yung semitone po, yung sinasabi natin ay small step lang siya. So, diba po, yung mga small steps, yun po ang mga importante. Katulad nga na sabi sa Milo, great things start from small beginnings. So, yun mga, so ito po muna tayo dito, muna tayo mag-aral sa mga small step or sa semitone. So, ang gawin po natin ay tingnan po natin yung term po na sinasabi kung ano ba yung ibig sabihin ng sharp. Okay? So, itong semitone kasi related ito sa sharps and flats. So, yung sharp po muna, yung makikita nyo na symbol dyan, parang katulad ng hashtag, diba? So, sharp sign, raised a semitone. So, ibig sabihin ay kayo po ay tataas ng half step papunta sa kanan. So, tataas kayo ng half step. So, pag sinabing, halimbawa, nakalagay sa nota na C sharp, o kaya sa chords na tinutugon nyo, nakalagay C sharp. So, punta po kayo sa C, tataas kayo papunta sa kanan ng semitone. So, ito po ang C sharp. Okay? So, half step. Halimbawa naman sinabi F sharp. So, punta kayo sa F na nota, tapos half step up to the right. Papunta sa kanan, pataas. Okay. So, halimbawa naman, D sharp. O, punta sa D, tapos half step up to the right. Okay? Halimbawa, G sharp. Yun. G, half step up to the right. A sharp. A, punta muna sa A. A sharp, punta sa half step up to the right. Yan ang sinasabi nating sharp. So, kayo ay nagre-raise. Bigyan, tumataas po yun. So, ngayon naman, anong ang kabaliktaran ng sharp? Yun naman ay flat, diba? So, ang flat po, makikita nyo yung symbol niya parang maliit na small letter B. So, yun, ang ibig sabihin nun ay lowered a semitone. So, ngayon, kabaliktaran, bababa naman po. Pababa ito, half step down to the left. Papunta naman sa kaliwa. Ngayon, sinahalimbawa po, makikita ninyo sa mga nota, may nakalagay D flat. So, pumunta po muna kayo sa D, tapos half step down to the left. Yun, D flat. Halimbawa, E flat. Kung nasaan ang E, half step down to the left. Okay, G flat. Nasaan ang G? Ito. So, half step down to the left. A flat. Punta muna sa A. Lower the semitone. Kaliwa. Yun. B flat. Ito ang B. So, half step down to the left. Yan ang B flat. So, yun po ang sinasabi natin kapag mabibigyan po natin ng definition kung ano yung ibig sabihin ng sharp and flat sa pagdating sa pagtugtog natin ng mga pyesa or ng mga songs pop na meron tayo. Kahit in a form of notation, kahit sa nota po or sa mga chords po na ginagamit po natin. So, ito po ay palagi nating makikita. So, meron po akong isang term na gustong ituro sa inyo. Hindi po masyado natin siguro itong naririnig, pero siguro yung iban, alam na po ninyo ito. Pero yung term na tinatawag po nating enharmonic. So, yung enharmonic, ang ibig sabihin niyan, dalawang magkaiba ang pagkakasulat ng pitch name, pero magkapareho lang siya ng tunog. Ayun, paano nga, diba? Paano yun? So, ibig sabihin, pareho lang siya ng tunog sa tiklado, pero magkaiba yung pitch name niya. Halimbawa po, ang C sharp at D flat.
ano yun, mangyayari doon. C sharp ito at D flat. Yung pagkakasulat C sharp siya, yung isa pagkakasulat D flat. Pero pagka po tiningnan niyo sa piano ninyo or sa keyboard, yung C sharp from C, ito ang C sharp. Okay? So pag sinabi naman D flat, ito yung D, ito yung D flat. So ito po ang pareho lang yung sound niya. Ito po yung teklado na yun. Magkaiba lang ang kanyang pitch name. Okay? So, ang enharmonic ay magkaiba lang siya ng pitch name pero same sound. Halimbawa, D sharp and E flat. So, D, D sharp. E, E flat. So, ito. Ito ang nota na yun. Pareho lang siya ng tunog. Kaya po, halimbawa, sa mga chords na nakikita, napapansin ninyo, medyo nalilito kayo minsan. Anong ibig? Bakit yung merong, bakit ganun? Merong parang C sharp major, tapos meron ding D flat major. Magkaiba sila ng pagkakasulat eh, di ba? Pero kapag po inanalyze ninyo, halimbawa kasi ang ginagawa ko po para yung sa chords, halimbawa from C, para lang po mabigyan ko lang kayo ng konting parang tips lang po sa pag-analyze ng chords din. Halimbawa, C, C, E, G, di ba po? Tapos sinabi doon C sharp major. Itong C na tinutugtog ko, C major siya. So, pagka po ang lahat ng itong mga nota na ito ay pumunta kayo half step up to the right. Ginawa nyo, na-raise nyo sa lahat ng semitone. Tinaas nyo itong lahat ng nota na ito. Yan po ang magiging mangyayari. Diba? Tumaas lahat siya. Tinaas nyo lang siya na lahat ng half step. So, ito, ang chord na ito ay tinatawag na ngayong C sharp major. Okay? So, ito, C sharp major. At paano naman po pag sinabi D flat major? From key of D, ang gagawin, sinabi D flat major, di ba po? D flat major. So, parang tatranspose ko lang po ito. Parang analyze lang po natin kung paano para po maintindihan po natin. So, itong D, ang gagawin ko, i-move ko lahat ng daliri ko papunta sa kaliwa na half step lang. So, ayan. Ito po, pareho lang siya ng C sharp major. D flat major at C sharp major, magkapareho lang siya. Nang tunog, magkaiba lang po ang kanyang pitch name or magkaiba ang chord name niya. So, ganun po. Meron po sa music na ganyan na inharmonic. Kaya po, halimbawa, yung F sharp major, pareho lang po siya ng G flat major. Kahit na po sa, kaya minsan yung, minsan nalilito tayo, pero sabi natin, paano nga pala, bakit may ganun? So, may ibig sabihin po pala yun na term na inharmonic, magkapareho lang siya ng sound, magkapareho lang siya ng tinutugtog sa teklado, pero magkaiba yung pitch name po niya. So, yun po ang ibig sabihin ng enharmonic. So, sana po ay nakatulong po itong ating pong lesson sa araw po na ito para po sa inyo at madagdagan pa inyong pagdating po sa music. Thank you po! Maraming salamat at God bless po sa bawat isa.